Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. I'm Dina Tolentino, so please subscribe. So, pag-uusapan po natin ngayon is, paano po ba kapag ka may referral? Yung pong referral, nanggagaling po yun sa, halimbawa, sa congressman, sa senator, sa office of the president, or the office of the vice president. May mga referral po silang binibigay para po ibigay yun sa DSWD batasan. Minsan din po, merong referral na nanggagaling sa inyong hospital, sa inyong social service na tinatawag dun sa loob ng hospital po. Kapag ka po kayo hingi ng tulong at gusto niyo po ng referral na nagmumula dun sa loob ng hospital, meron din po magbibigay sa inyo yun para maibigay niyo po yung referral dun sa DSWD batasan o kahit saan man branch po ng DSWD. Kasi yung pong DSWD batasan, siya po yung pinaka main. Siya po yung pinaka main po ng ano, batasan ng DSWD. So, halimbawa po, meron po kayong referral galing dun sa senator, congressman, office of the vice president, president, pwede nyo po siyang dalhin sa DSWD. Basta kung saan po siya naka-address, doon nyo po papakita yan. Kung saan po naman galing yan, kung ano pong pecha niyan, ibibigay nyo po yan doon. At napakahalaga po niyang referral. Kapag po kasi kayo may referral at binigay yan sa inyo, may mga requirements na po kayo niya sinubmit doon sa taong mabibigay sa inyo ng referral. Ang mga requirements naman po niyan, katulad ng medical abstract, mga government ID, yung kailangan niyo kung kailangan niyo ng medicine or laboratory, isesend niyo po yan sa email or face-to-face kayong pupunta sa kanilang office. Kasi po minsan ngayon, katulad ng mga nakapandaan, nakadaang taon, talagang karaniwang ginagawa po is pa-online po or minsan po sa messenger, dun po nakakapag-transact kapag huhunin nyo ng referral sa mga hinihingan nyo po mga congressman, party list, mga ganun po, sa email, mag-email po kayo sa kanila. So, i-attach nyo lang naman po yung mga requirements na hiningi nila. Tapos, magsisend po yun sila sa inyo ng Kapag nakapag-comply na po kayo ng mga kumpletong requirements na hinihingi sa inyo para dun sa tinatawag na referral for the SWD, isisend po yun sa inyo. Even yung email ninyo ay dun kayo nag-transact, isisend po sa inyo yung referral na yun. At yung referral na yun, tataglayin nyo po yun sa DSWD kung saan po naka-address. Tapos, minsan po sa messenger din, nagsisend din po sila. Kung saan po yung napag-aanohan nyo, yung conversation nyo po. So, ganun po yun. Ang pinaka-importante po kasi din sa referral, kapag po halimbawa sa DSWD ang inyong punta, ang transaction nyo ay doon, yung pong referral, kahit po wala kayong schedule, doon sa DSWD, kapag po meron kayong referral na pinakita doon sa guard, papapasukin po kayo ng guard doon sa loob ng DSWD. At hindi nyo na po ulit kumuha ng mga schedule doon. Basta on the spot po, bit-bit nyo yung si referral, kung ano po yung date na naka-indicate doon, kung ano pong saan po yung DSWD kayo pupunta, doon nyo po taglayin yung binigay sa inyong referral. Yung nga lang ay ipaprint nyo po yun, then ipaserox nyo na rin po. At yung mga requirements na ipinasa nyo po dun sa email, bitbitin nyo din po yun. Kasi hanapin din po yun ng DSWD bukod po dun sa inyong referral. Ang advantage lang po dun, hindi nyo na need na magpa-schedule, pasok na po kayo dun sa loob. Kasi kapag may referral ka, papapasukin po kayo. Pero kapag wala kang referral at pupunta ka ng DSWD, hindi po kayo pwedeng pumasok. Ang gagawin po sa inyo, bibigyan po kayo ng schedule. Pag naman po kayo magpapa-schedule,
ang taglay nyo lang po ay ID, valid ID ni pasyente at yung representative. Ngayon, kung mismo naman pong pasyente ang maglalakad, ay yung pong valid ID ni patient, tapos bibigyan na lang po kayo ng schedule. Then, babalik na lang po kayo sa araw ng payout. Pero kapag may referral po, ngayon, bit-bit nyo si referral, papapasukod kayo ng DSWD, staff, doon na po kayo sa loob, pipila kayo doon, and doon din po yung payout ninyo. Kaya po, kung pwede, agapay nyo. Kasi, ang kagandahan po talaga sa may referral is, para kayong priority na, wala na kayong schedule. So, yun naman pong tip ko sa inyo, kapag ka wala kayong referral, ay i-schedule lang po kayo. Valid ID lang naman po ang kailangan. Tapos, next, payout nyo naman po, tsaka yung taglay nyo mga requirements na pinapadala po sa inyo. So, ganun po yung ng referral na manggagaling kung sa mga senator, ganyan, sa party list, sa congressman, yan po. Ang kagandahan lang po ng may referral. Kaya po yung iba, ginagawa nila kapag po hindi sila nakapagpa-schedule, ang nag-i-email po sila sa mga senator, ganyan, para po sila makakuha ng referral para pagpunta na ng DSWD, hindi na sila magpapa-schedule, automatic na po sila na papasok na lang bit-bit yung mga nakuha nilang referral. So, kaya po yung iba, nagtsatsaga po sila mag-email kung saan sila pwedeng kumuha. Yung iba naman po, nag-ano sila, na pupunta mismo sa opisina. At pwede naman po kayo pumunta mismo sa opisina ng mga senator, ng congressman. Katulad po ng DSWD Batasan, yung po katapat nun sa congressional, doon po karamihan pumupunta yung mga taong gusto humingi ng referral. Yung tinatawag na House of Representatives, doon po yung madalas pumupunta yung mga tao para doon po sila makakuha ng referral in person. Kasi may mga parties din po doon na nagbibigay ng referral. Kaya yung pong iba, matyaga po silang nag-walk-in para makapunta doon sa office. Kasi kapag po ngayon nag-walk-in kayo, at nagpunta kayo sa office, meron kayo na pasukan, halimbawa, isang party list na nagbibigay ng referral. Ngayon din po, pwede nyo nang taglayin dun sa loob ng DSWD. Halos magkatapat lang po yun. DSWD Batasan, tatawid ka lang, andito na po yung congressional, yung House of Representatives, marami po dun na pwede kayong makahingi. Basta ang importante po, may mga dalawa kayong mga requirements at higit sa lahat po, yung valid ID. Kasi bago kayo pumasok sa gate, hihingan po kayo ng valid ID. Kaya wag na wag niyo po kalilimutan ng inyong valid ID. So, na yan po ang pinakang importante sa lahat. So, yan po yung masasabi ko na kapag po ba may referral, pwede na po bang makapasok sa DSWD? Opo, yan po ang importante ng referral. So, yan lang po. Sana may nakuha kayong idea at naiintindihan niyo yung akin na i-share. So, just subscribe my YouTube channel, Dino Tolentino, at marami din po akong ginagawa mga medical assistance about yun, makakuha kayo ng idea po. So, punta lang po kayo sa akin YouTube channel, Dino Tolentino. Doon nyo po makakakuha ng mga idea at kung ano-ano pa pong pwedeng lapitan. So, thank you and God bless po.